Assumption. Let's give a round of applause to him. Also sa tao na nag-invite sa akin dito na walang sawa na invite, Mr. and Mrs. Gamas. Yan. Thank you very much. Thank you. Well, okay. So, may, kung nakikita niyo po, hindi po ako yan. Kapatid ko po yan. Well, kung nakikita niyo, lalaki mo magkatanong, kasi yan po yung side effect. Kung once may pistola ka na, siya po hindi na dialysis. Okay, dinadalis, siya po yung panganay namin. 25 years old siya na na-diagnose na yung dalawang kidney niya nag-shrink na. Okay, so siguro, syempre, ano ba ang feeling ng isang pamilya na yung kapatid nyo, isang mga part ng family nyo yung dinadialysis na, na napaka-devastated. Sabi ko nga, nung time na yun, kung narinig nyo kanina ang presentation, di ba, na kailangan live cell, di ba? Kung narinig ko lang yung, pre, kung siguro kung alam ko na yun before, ubos ang bubit sa bahay. Totoo. Kasi halos lahat na lang ng paraan na, na pwedeng gawin namin sa kapatid namin, totoo po yun. Gagawin namin para sa kanya. Kasi mahal ko namin yun. Alright? So, in short, wala po kaming nagawa, nag-dialysis kami. So, for 5 years na dinadialysis yung kapatid ko, ang unang-unang problema na dumating sa kanya, kasi remember, sabi ng doktor, once you are in a dialysis, prone kayo sa mga blood clots. Alright? Kundi heart, brain. So, ang nangyari, yung kapatid ko, after 6 years na dinadialysis, yung unang bumigay sa kanya yung puso niya. Okay? So, last November, I was before connecting sa Proctor & Gamble Philippines, nagtatrabaho pa. Kumbaga, hindi ko kaya yung dahil ako yung pinakamatanda sa mga kapatid, hindi ko kaya i-sustain ng 3,600 per week pa sa isang session. By the time, yung kapatid ko po ay tatlong beses po yung dinadialysis. Tatlong beses sa isang linggo. So in short, nung November, na-diagnose yung kapatid ko ng nagkaroon siya ng problema sa puso. Alam mo yun na yung puso niya nag-a-arrest ng 15 seconds. Yes. Alam mo yun, nag-uusap kayo, bigla na lang na bitawan yung phone. Yung pala yung kapatid ko nangingisay na. Pero alam mo yun, napang maraming na after 15 seconds, babalik siya. Yes. Kasi yun yung nag-a-arrest yung puso niya. Sabi nga ng doktor ng time na yun, excuse me, kung hindi nyo ito gagawin, mapamatay yung kapatid nyo. Kasi malay nyo, magliligo, makukulas, mababagok yung ulo. Hindi siya mamamatay sa dialysis niya, pero mamamatay siya doon sa any circumstance na mangyayari sa kanya. So, nag-start kami ni Tulius ni Sergio sa amin yung fourth year. Unang-unang na sumagi sa isip ko yung kapatid ko. So, in short, nag-try kami. Pero nung November na yan, sabi ko, pinag-prepare kami ng doktor ng worth 150,000 pesos para sa kanyang pacemaker. Para tulong dun sa pagbomba ng heart. Pero you know what? Sabi ko, instead of buying of that thing sa kapatid ko, Purtier na. Kasi, safe yun eh. Sabi ko, bahala na. Kasi sabi ko, hindi natin kaya yung 150,000 na yan, plus yung doctor's fee, plus yung sa hospital. Sobra, abot kami ng worth 500,000 pesos. Sabi ko, bahala na Lord. Sabi ko, mag-Purtier na lang kami. So in short, noong December, nagkaroon siya ng continuous sa pag-inom, siguro nasa tatlong bote na. Noong December, naalala ko, na-notice ng mama ko na hindi na ganun ka-frequent yung kanyang pag-collapse. No, unti-unti. Tapos, yung rate ng puso niya, dati 34. Diba, would you imagine, sabi nga ng doktor niya, Mario buhay ka pa. Diba? Kasi sabi niya, every time nag-a-dialysis siya, Mario buhay ka pa. Alam mo yun? Na, yung ano ng doktor na hindi namin siya sinunod. Right. So, sabi ko, sige lang. December 22, nasama niyo yung kapatid ko. Sabi niya, Kuya, tumawag sa akin. Alam mo ba, narinig ko na yung puso ko. Sabi niya. Diba? Kasi from, alam mo yung dati, ang tagal pa ng kasunod. Alam mo, noong December 22, sabi niya, Kuya, pinapakinggan ko yung puso ko. Dalawa na yun. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Alam niyo yun. Na-bless ako, di ba? So, pinapalapakan ko yun. Thank you,
mangyari, diba? Sabi ko, huwag lang sana mangyari sa kapatid ko na, okay, kakayanin natin yung dialysis, huwag din bumigay yung parts mo kasi hirap, diba? So, natatuwa ko na nagkaroon ng magandang resulta yung fourth year. Ito po yun, January 1, dati hindi po yung makalakad yung kapatid ko. Pero by then, nakasama na siya namin sa family reunion namin. For 4 years na hindi siya nakasama, ayun ang kasama na siya namin. At ito pa, latest. Dati, tatlong beses siya dinadialysis. Bumaba ng dalawa. Alright? Bumaba ng dalawang dialysis. Ang last 2 weeks, 3 weeks, nung tumawag ako sa kanya, kuya, isang beses na lang ako dinadialysis. At ano pa maganda? Dati, pag dinadialysis siya, yung mama ko nagmamassage na yan ang paa niya kasi nagka-cramps yun. Tsaka yung dugo niya, 220 over 100, 220. Hindi yung bumababa sa ganung stage. Pero ngayon, ang pinaka-taas niya, 130 over 90. Wow. Yes. Tsaka yung sabi ng doktor, na sa ngayon, ang kabila doon, sabi niya, hindi ko lang din na-offeran yung doktor, yung doktor ngayon nagbibenta na ng Purtier. Yes, nagadabo ko yung nagpresento sa Bacolod, which is okay lang kasi at least based sa testimony ng kapatid ko, marami kong tutulungan. Yes. Kung hindi man sa akin yun, that's a blessing sa lahat-lahat. No? Yes. So this is a good example na may hope tayo. But remember, it is because of the Lord. Yes. Okay. Yes. Yes. Ito, 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 sa atin. So, baka, ito lang po yung naging instrumento para sa ating lahat. Right. So, ay, ito pa. Dati, hindi nakaihi, ha? Nung unang ihi niya, yung unang sakit, sabi nga niya, nung na-diagnose ako, na sira na po yung kidney ko, ni katiting na sakit, wala siyang naramdaman. Pero ngayon, alam niyo ba? Nung unang sakit, dito sa kidney niya, dalawa. Sobrang sakit. Sabi niya po yan, na naninibago ako, na sumasakit yung kidney ko. Pero alam niyo po, ano ba? Every morning, nag-start lang kami sa pag-urge na umiihi siya. You know what? The first na ihi niya, kalating baso. Yes. Nagulat siya na, kuya, for the first time naranasan, nagamit yung isang parte ng katawan niya. Na matagal ng patay. At ito pa, yung kay ma'am, kung nag-testimony sila that she got 2 twins. Yung kapatid ko, nakaanak pa, dalawa. Buong lalaki. Yes, buo po yun. So, susunod ko ng slide, ipakikita mo yung mga kamapamangkit ko eh. That they're very healthy. No? So, ayun. Maraming salamat po. At I hope na maraming encourage. Thank you.